Okay guys, i-ano muna natin. I-off ko muna yung ating radio. So ayan. So ngayon, i-discuss ko muna sa inyo ang about doon sa medyo controversial ngayon na nangyayari sa Iran at saka US. Tinapaliwala ko sa inyo, nasaan ba yung Iran, gaano ba ito kalayo sa lugar na kung saan naroon ako. Ano? So ito po yung Iran. Nakikita po ninyo, ito po yung Iran. So, yan yung Iran. Nandito po yung Qatar. Ito po yung Qatar. Kung isusum po natin, yan po. Qatar po ito. Qatar, Bahrain, Kuwait. Ito po yung Kuwait. Ano? So ngayon, nagtataka or nangangamba yung mga relatives natin, lalong-lalo na tayo mga OFW, ay nangangamba yung mga relatives natin kung sakaling sumiklab yung gera dahil nga sa pagpatay kay Qasim Soleimani, no, ng Iran ay binomba ng Amerika, inamin naman po ng Amerika, at the same time ginamitan po ng drone, yung drone na walang tao kundi computerized lang, ganun kahitik ang ginamit na drone para bombahin si Soleimani, ano, ang pinakamataas na isa sa pinakamataas na leader ng Iraq, ng Iran. So itong nakikita nyo rito, ito ay ito dito may airport po yan dyan sa Baghdad. Dito po binomba sa Baghdad. Ang Baghdad po ay sakop ng Iraq. Yan po. Sakop po siya ng Iraq ang Baghdad. So gaano siya kalayo dito sa Iran? Halos magkadikit lang po sila. Ang Iran tsaka Iraq. Halos magkadikit. Ito po yung Iran. At the same time ito po yung Iraq. So dito po binomba si Qasim Soleimani ng Iran. Siya ay binomba ng Amerika sa pamagitan ng drone. So nangangamba yung mga taga Middle East, lalo na yung mga kamag-anak, no? Kasi nagtataka sila, baka daw magkagira. Talagang apektado lahat. Ang unang-una dyan, itong Basra. Itong Basra na ito, ang maapektuhan yan, especially itong Kuwait. Actually, itong Kuwait, may base man militar dyan. May kampo ang military dyan ng US. At ganoon din dito sa Iraq, kung saan binomba na nga rin daw yung kampo dito sa Iraq ng US. At dito sa Kuwait naman, patuloy ang paghahatid o pagpapadala ng mga sundalo ng Amerikano dito sa Kuwait. Kasi kung mapapansin nyo, itong mapa, island lang siya. True island lang, papatungo ka na dito sa Iran. Ayan. Ito na yung Iran. So, ayan. Ito Kuwait lang. So, by island lang. May borders lang po yan dyan. By island lang sila. So, kung sakaling gumanti ang Amerika, galing dito sa Kuwait, at galing dito sa Baghdad, Iraq, gagantihan nila itong Iran. Talagang naka-triangle. At ganun din dito sa Dubai. Ito naman sa Dubai, sa baba naman sila. Yung Dubai, itong United Emirates, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, yan, magkalapit lang yan, ay may base militar din po ang Amerika dito. So, ayan po. Makikita po natin na dito may base militar. So, parang, ano, talagang salang-sala ang Iran kung tutusin. At ganun pa man, nandito rin yung Iraq, tawid-dagat na. Yung Dubai, tawid-dagat na rin po yan. Itong Bahrain, Qatar, kung saan nandito ako, ay tawid-dagat na po yan. Medyo malayo-layo na po yan ng konti. Malayo. Kaysa naman po dito sa Kuwait at saka dito sa Dubai. Malapit po yung Dubai at saka Kuwait at saka Iraq. Yung Saudi Arabia naman po, nasa likod namin, yung Saudi Arabia. Napakalawak din na bansa yan. Riyadh, ayan, Hapar, Albatin, nandyan din yung Hail, ayan yung Hail, Buraida, Madina, Sakaka,
So marami pong lugar yan, mga city-city po yan. So ganun po. Guys, sa lahat ng mga Facebook friends ko at saka YouTube viewers, ayan po yung kalagayan. So ang likod naman po ng Iran, nandito po yung Afghanistan at saka Turkmenistan, Turkmenistan. Yung likod niya, at saka malapit din po siya sa Pakistan at India. Ayan, India dito. So through ano lang po sila. Through land base lang po sila, hindi na sila mag-sea base. So ayan po. Sa ngayon naman po ay medyo normal naman po dahil lang declare naman na, na hindi na makikipaggera ang Amerika. Sa kadahilanan siguro na na-realize nila na medyo may mali sila, at the same time marami talagang madadamay at naway hindi naman matuloy at maayos na lang itong problema na to, ano, sa magitan ng dialogue. Kasi napakahirap din. Although malayo kami ng konti, pero damay-damay po yan. Kasi halos lahat ng bansa, mayroon base militar ang US. So kampi-kampi po ang mangyayari dyan. Kaya hindi tayo nakakasiguro na hindi magiging World War 3 yan. So yun po guys, at maraming salamat po sa panonood ninyo. At nandito po ako. At sa mga update po dito sa Qatar, pinagmamanman lang, pinapagmatyag lang kami, mga Pilipino, mga FW, at iniiwasan na mag-travel papunta ng Iraq, Iran, sa mga kalapit pa na bansa nitong Iran at saka Iraq. Kasi nga medyo delikado, medyo ang Iran ngayon ay naka-red alert talaga siya, halos naka fourth level alert sila. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo, at kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa video ito. At atin po yan na sasagutin yung katanong. Maraming salamat. As always, this is Papa Top TV. Kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, i-click mo na po ang subscribe button dyan at saka notification bell para ma-update ka palagi sa aking vlog pang darating. Bye-bye guys!